Na, sila. Whoo! Ang saya. You know, dalawa na pala ang anong ko ngayon. Naghalo na ako ng pakain para lang sa mga breeders natin. So, medyo dinagdagan ko na yung ano, sa flower. Isang magandang buhay, ayan. Medyo magandang panahon, ah. Umulan kahapon, may hindi pumasok na kalapaten. Magpaparonda tayo. Kahapon late na ako nakapagpakain. Ginulo pa ako ng tatlong bata. Oh, ayan po mga farmer. Ganda pagkagising ko, ayan po yung kwarto namin. Oh. Kita mo agad yung loft. Napaka ano ba? Ganda. Yun lang ang daanan dito. Kailangan kong iusog yung ano kasi medyo naka ito. Yan o. Ito yung daanan dito. Ito kasing mangga ni Jan. Ang ganda na o. Taas na brother. Jan Roque. Namdukmay. Ganda ng mangga. Siguro mga ano, mamumunga na yan. 1 year, 2 years. Ganyang kalalaki, namumunga na po eh. Actually namulaklak na yan eh. Parang gusto ko magpatubig ngayon. Mababa na po ang ano? Mababa. Laki ng binaba. Oy, kayo. Oh, sige, magpapakain tayo. Ang ilalagay ko na muna yata kayo sa ano? Sa dulo. Doon kasama ng mga inakay. Naawa din ako dahil siksikan sila diyan. Laki na naman yata. Sorry, napapabayaan ko sila, mga kapal. Pagkain naman, hindi ko sila napapabayaan. Yun lang talagang yung linis-linis pagka ano. Pero they're healthy. Healthy naman. Wala naman pong ano na kakasakit. Nabakunahan din naman po. So bala ko nang pag-pairin yung ano kasi 7 months. Parang pwede na ano. 7 months po yung blue bar. Nakuha ko yan ano eh. Nakuha ko siya ng January. Ano na eh, hindi na so mga pinanganak yan December, January, February, March, April, May, June, July na ngayon. 7 months na po yan. Tingnan natin ano. Kakondisyon naman ng mga yan eh. Oy kayo, ano? Gusto niyo mag-ano? Sige na. Sige na, huwag na kayo mahiya. Dito, mayroon pa ba? Okay, wala na. Ikaw. Ikaw na dagit. Ayaw umalis. Yung puti na yan. Dagit yan, mga farmer. Ayaw nang umalis. Na, sila. Woo! Ang saya. Oh. Jun ka rin. Ah. Tatrabaho pa yata sila. Oh. Ayun, no? Wow. Baka tinatapos ni na Junjun yung ginagawa nila. Puntahan natin mamaya. It's Monday today. Feels Sunday ngayon. Sunday feels. Dahil ang trabaho po namin hanggang Linggo. So ang Linggo ay ginagawa namin. Eh, Lunes, ginagawa naming Linggo. Ang ganda ng init ng araw. Sapul na sapul yung mga ibon natin. Kaya, happy naman. Kaya lang, ang problema dito. Sabi ko nga. Ito po yun, oh. Hen. Pipiran natin yan ng yung kak din na galing din doon, mga ka-farmer. Asa na yon? Yung malupit na kak na yon. Ganda nun eh. Ah, farmer eh. Malupit eh. Ayan o. Oh. Yan. Ayan ba yun? Ayun nga. Tingnan natin kung may lugon-lugon. Wala naman eh no. Ganda. Ayan natin yung ating mga young birds. Eto. Tumatama pa din. Ah, ito yung bengkong.
May kontra eh. Hindi siya ang ganda sana, isang pitik lang eh. Oh, ito talagang medyo may kontra. Ano man, tingnan natin yung mga casualty. Wala naman, inoobserbahan ko naman po sila pag kumakain. Eh, so far maano naman, malakas kumain. Ayun, ubos nga oh. Atin po naaarapan yung inumin nila. Ayan. So ito, ilang flyers na rin naman to. Mga ka-farmer, dami niyan. Oh. So, napagtanto ko nung tawag dito. Yung mga nagkakarera talaga, mga ka-farmer, you don't need too many birds talaga pala. So, itong ginawa natin na to, na napakarami, pwede ka na palang magbenta dito. Pwede mo nang gawing negosyo. Just in case nananalo ka, ha? Kung let's say sabihin natin nananalo tayo, pwede na tayo mag-produce ng marami, makilala ka, di ba? Pero malay natin, di ba? Di naman natin inaalis sa ano yun, andyan na tayo, makalapati na yan eh. So, ano din po to kasi, ito yung hobby na may income. Lalo na ngayon, booming pa po ang kalapati industry. Talagang, actually, ang bentahan ng magagandang lahi, 5,000. Yun lang, kailangan mo talagang makilala. Kailangan mo din karirin, syempre, paghihirapan mo yan eh. Hindi naman yan basta-basta na ano, di ba? So, paghihirapan mo, at the same time, mag-i-invest ka sa mahal na kalapati din. Yung may mga reputasyon talaga yung kukuhanan mo ng ano, ng mga breeders mo. At the same time, dapat maipanalo mo. Diba? Hindi ka man manalo, naandun ka sa top, naandun ka lagi sa top 10, eh, malaki ang chance mo may magkaka-interest po sa kalapati mo. Sila na ang lalapit actually eh. Ganun po ang pagkakalapati. So, it's an hobby na pwede mong pagkakitaan pa. So, na-realize ko, kaya pala si na Joms, yung kaklase ko, sabi, laki naman ang pinagawa mo. Kasi sila, pag pagkakarera, kunyari, may ipiper lang po sila na ilang piraso. So, yung mga anak nun, aalagaan nila ng maigi, sisingkukuha lang sila ng ilang, sabihin mong 10 rings lang o 20 rings maximum. Sisingsingan na po nila yon na sa breeding season lang. Tapos yun na yun, yung mga inakay na yun ay ititrain nila panlaban. Hindi na yung kagaya na ito ng ginawa ko na pair lang ng pair. Eh, hinayaan ko sa bagay kasi wala kasing ano, kagaya ngayon talagang napaghiwalay na natin sila. So, ganun na po ang gagawin natin. So, ang gagawin ko pang susunod, iwawala ko na ito mga ito. Babawasan natin yan. Hindi natin ikakal, iwawala natin. Ngayon, pag hindi sila nawala sa training, aba, matibay sila. Ganun yun mga ka-farmer. Para walang ano, walang cargo de konsensya. So, isasabaks natin sila sa malupit na training pag may time. Eh, kung mawala kayo, eh di wala na mga farmer, hindi mo ano, cargo de konsensya yun kasi kasama yun sa pagkakalapati. So, ganun po ang mangyayari niyan. Para mabawasan, nakaw. Eh, kung ano, hindi nawala at ano, eh, ilaban natin mga ka-farmer. Nakaklabring lahat, halos yan eh. Mga nakalimutan ko lang singsingan pero halos lahat sinisingan ko eh. Yun naman ang mali. So sa next breeding season, yun nga sinasabi ko, mamimili na lang tayo ng ipipair natin. Yung mga galing po kina ka-farmer Randy Meneses, kay Kuya Roland Ramos, tapos yung tatlong nakuha natin dito, tapos yung pinasusubukan ni ka-farmer Ryan, ni Brother Ryan Feher, busy sa immuno booster. Brother, order pala ako. Hinahanap ko sa Shopee yung ano mo, hindi ko makita. So, go-order uli ako ng kanyang immuno booster mga ka-farmer, maganda. So, ayun, sabi niya naman kasi, huwag mong gawing breeder. Hayaan mo, ilaban mo, sabi niya. Eh, kung may nag-finisher, doon ka na. Sige, subukan mo ng i-pair. Pero sabi niya, kung ano, huwag na. Huwag mo munang maanohin. Hayaan mo lang. Sabi niya nga eh. Kahit every year, bibigyan kita. Walang problema. Sabi niya. Napakabait ng ating kaibigan na yan. So, ayun ah. So, yun lang po muna. Tapos sa... Yan po yung ating stock bird na tinatawag. Yung stock birds po, yan yung pinagpipilian ng inyong mga
pang breed, mga ka-farmer. So ito, yung dalawang blue bar na yan, yan yung lagi ko nababanggit. Excited na akong ma-breed yan. Hmm. Dahil yan po ay galing sa isang kilalang ano, fancier. Ayan. Si Cartus, ito, magagaling din yan, mga ka-farmer. Ayan. Tapos, actually, maglilinis nga ako eh. Palay, kaya lang wala tayong ano, pang ganda oh. Makapaglabas ng ano yun oh. Ganda ng droppings niya. Hmm? Oh, wala na kayong pagkain. Maglalagay tayo na eh. Kapalitan natin yan, mga ka-farmer. Yan natin namaya. Yung mga ganyan kalalaki naman, inuhulog niya na yung ipot niya sa ano, sa labas. Ito, gihiwalayin ko na yan. Ewan ko kung kukunin pa ni Jomar yan. Ay, hindi na siguro. Sabi ko kasi ito, hindi na rin naman namimisa eh. Tandaan na. Sabi niya, sige, susubukan ko, kukunin ko. Eh, hindi naman nakuha hanggang ngayon. 2 months, 3 months na naman ang lumipas. Busy din kasi yon. Garments po ang kanyang negosyo. Kaya hands-on din siya. Kaya nahihirapan din siyang tumakas ba? Hmm. Na, balik tayo. Ah, hapon na mga ka-farmer. So, mukhang may napisa na. Sana napisa na nga. Dito. May pisa na. Ah, wala pa rin. Uy, ano na to? Malabas na. Malabas na. Kondahin na muna natin. Nagsipasokan na rin naman. May mga kaunting ayaw pang magsipasok. Hoy! Ayo! Oh, mayroong ano yan. May tama yun ah. May one eye cold yun ah. Dito agad eh. Iwalay natin yan. Ulihin na lang. Ah, black check. Next week siguro. Ayun, nahanap ko na naman yung isa kong blue bar. Ayan oh. Malaki nga ito. Ayun yung ating bio pigeon. Yung dalawa. Talagang medyo ano talaga sila, mga farmer, medyo papayat talaga pag ano, no? Barakong isa pa. Ay, barako. Barako din pala ito na ilagay ni Junjun. Oh. Hindi sa atin yan eh. Mga binigay niya yan eh. Ang barako ah. Dalawa na pala ang anong ko ngayon. Naghalo na ako ng pakain para lang sa mga breeders natin. So medyo dinagdagan ko na yung ano, sa flower niya tsaka yung pellet. Probiotic sila ngayon tsaka yung binigay sa akin ni ka-farmer Jonathan Dibelin, yung powder. Kita natin yan pagka ano. May barako pa pala ako doon. Bio pigeon na andoon oh. Itim. Napunta na naman doon yun. Dutom sila eh. Babata pa nito.
Yung ibon mo pala, kahit nanalo na, pwede mo pang isali uli. Old bird category daw. Parang mahirap manalo dun ah. Siyempre yung mga kalaban mo, kunyari nag kalaban mo dun, umuwi na rin ano, naging finisher. Tapos kino-condition na lang po uli yun. Nagbabaka sakali na mas mabilis makauwi ng sa susunod, di ba? Ano nang ginagawa nila. Saan yung favorite nating blue bar? Ayun. Ito yung pagkain nila oh. Ang breeder natin. Tingnan natin para medyo pumayat po kasi talaga. Kaya sabi ko anuhin natin ng konti, tatabain. Mhm. Ay, tatanim pala ako ng oregano. Gusto kayang Romonda ng mga to ngayon? Bagay, wala namang mawawala sa kanila. Rondahin natin, magandang panahon. Pinaronda ko kanina, bumalik agad nung kumain, tapos palabasin uli natin. Pasok naman yan. Tira pa ang pagkain eh. Dapat nga daw yan, tinatabi na eh. Mabait lang ako eh. Oy, labas muna kayo. Huwag na kayong mag-aano. Sige na, sige na. Maga pa para matulog. Labas, labas. Labas, labas. Hmm? Pasok naman kasi kayo kaagad. Uy. Uy. Ayan. Okay na. Nihintay na lang natin na ilang batch pa ba itong mapipisa na to. Nanginayang kasi ako dito, Cartus eh. Cartus Paul Sion o Paul Sion, mga farmer. Ano yan, ang kasama niyan ay kung hindi Vandenbroek, galing ano, Janssen. Galing ay hindi pala. Ano din, Cartus din, mga farmer, ayan. Cartus din 'yan. Anak 'yan nung kasama nung binili ko eh, may inakay siyang sinama. Okay na, tapos kukuha ako ng oregano. To. May gunting naman ako diyan. Tatanim natin 'yan. Doon. Ayan. Tusok na ako. Ilang piraso. Mabilis lang yan kumapal kung magugustuhan nila yung klima. Pero pansin ko, ang oregano parang ayaw din ng full sun. Ayaw niya po ng todo init. Parang mas gusto niya may lilim din ng konti. Siguro mga 40-60 morning sun. Tapos eh, pagkatirik na ang araw talaga, ayaw niya na rin pong natatamaan siya. Parang ganun ang tingin ko. Observation lang. Oh, hanap na lang tayo ng iba pang place na hindi siya gaanong mainitan. Dito, medyo tago ng kaunti. So yan mga ka-farmer, maraming marami pong salamat. Tapos na naman tayo. Papatubig na ako. Ayan oh, hindi ko na natiis. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.